Good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, mag-aayos na sana ako ng order from Shopee. Biglang may nakita ako dito. Magpa-flowers pala si Salmon. So, pagka magpa-flower kasi yung isang BFT, may dalawa kayong option. Hayaan nyo siyang mag-flower. Kaya, ikat nyo. So, sa lagay ni Salmon ngayon, acclimating pa. Kung ipagpa-flower ko to, wala rin naman siyang kasabay na pwede kong i-cross. Kaya, yun, no? Skareripat ko lang, no? Lalong ma-stress to si Salmon. Siguro, palampasin muna natin to yung pagkakataon na pagbulaklaki natin siya. Doon nanghihinayang ako dahil bihira mag-flower na ngayon ng mga BFT dito sa atin eh. No, kaya nga lang, napakalanganin kung magpa-flower siya ngayon kasi newly repotted siya. Kare-repot ko lang kanina, as in. Tapos, hindi naman ganun karami yung kanyang traps. No, eh, ano nga na ako eh. So, ikat ko na lang siguro. Or tingnan muna natin kung may maipaparos tayo sa kanya. Wala eh, no? Walang magpa-flower. Kaya natin palakihin ng konti muna na. Bago ko ikat. Handaan na tong pangkat ko eh. Kakat ko na sana kanina eh. Kaya lang naisip ko yung video para may idea rin kayo na kinakat pala yung flower ng BFT. No, bakit nyo kinakat? Kasi nga para ma-preserve. Yun nga natin to. Ma-preserve yung energy kasi once na mag-flower siya, yung karamihan ng energy niya mapupunta doon sa flower. So wala tayong makita ngayon na pwedeng i-cross. No, hindi ko lang kung pwede kong i-self-pollinate yun. No, kaya nang bihira naman ang gumagawa nun. No, wait lang ha. Check ko lang yung mga plants. No, kaysa maubos yung oras natin dito kaka-video na katitingin ng mga plants. Saglit lang. Pag may nakita akong pwedeng ipang-cross, saka ako na i-open ulit yung video. So, ayan. Wala akong makitang magpa-flower na BFT. Siguro ko talagang kailangan ikat na lang natin to. Kasi newly repotted siya eh. Buti kung very established na itong plants na to. Hayaan ko lang talaga siya mag-flower. Kaya lang. Hindi eh. Hindi siya ganun ka-healthy kasi katatanim ko lang. So, ayun. Wala na talaga tayong magagawa kundi ikat. Sayang rin. Nanghinayang rin talaga ako. Kasi sayang to Salmon to eh. Although itong Salmon, kaya nag-barrigate ito dahil sa virus, no? Siguro ayun yung ano niya base sa pag-research ko. So ang Salmon pala bago natin ikat, na variegated BFT siya na nagkakaroon siya ng white and green ayun oh, sa kanyang traps. Parang may parang pabulaklak na design siya sa mga traps. Hindi na masyadong kita eh kasi nakalagay ito sa ano, kumbaga nakalagay sa small pot, nagtatabunan sila. So, hindi siya naka-receive ng enough sunlight. So, ngayon, nilabas ko na para mas gumanda na yung kulay. So, which is much effective naman para mas mabilis silang lumaki. Kikita nyo rin yung variegation sa petiole. Hindi lang masyadong kita ngayon kasi ano, kumbaga eh, nag-adapt pa, nag-acclimate pa. So yan, patuloy na natin. Hindi natin pataganin to. Sayang talaga. So putuloy na natin. Yan, putuloy na yung flower. Bye-bye. Subukan uli niyan mag-flower kung talagang ano. So yan, hindi na nabubuhay yan eh, kahit itanim mo. Maliban na lang kung may stock ka na medyo mahaba-haba. Pero hindi pa ganun kahaba. Pero first sign pa lang ng pagpa-flower, pinuputol na talaga yan.
So ang advantage pag pinutol mo yung flower, imbis na yung growth niya mapupunta sa stalk, mapupunta na yon sa plants. So asahan mo na kung ganito yung growth niya na napakaliit, ito isang growth niya napakaliit, itong mga susunod ay mas malalaki na dahil madidistribute doon yung mga energy. Maaaring din mag-produce siya ng plantlets. Ayan. At obserbahan natin no, sa mga susunod ng mga linggo, buwan, kung kamusta. Ah, may langgam na nahuli. Kala ko ako nakatrigger kanina ng traps na ito kasi bigla nag-close. May langgam pa lang nahuli. Yung ginalo ko buhay ko. Kawawa naman. Ayun, ang buhay pa yung langgam. So, ito yung isa sa mga variegated BFT na very functional. Ayan. So, sana makakita tayo na napakagandang mga traps ng BFT salmon sa mga susunod na mga panahon. So, yun lang muna. At ako yung mag-asikaso na ng order. Hindi naman ganun karami order ngayon. Pero marami kasi akong gagawin sa araw na to hanggang gabi, as in, literal. Pero okay lang. Blessing yon pag marami kang ginagawa. So, yun lang muna. God bless and bye-bye.